kung saan punto sa. Biyahing ko ni, biyahing Filipino farmers. Dagat mo? Ha? Dagat lang, may dagat. Sa mga gustong mag-boarding house dito. Ayan. Filipino farmers. So yun, ayan. Napakaganda ng pagkagawa. Di pa lang tapos. Pero ito po yung nasa labas. Napakasarap na higaan. Unang customer sa Filipino farmers. Laging nakabuntot. Ayan. Unang customer sa Lazy Boy Couch na kawayan. Napakaganda. Solid yung pagkagawa. Hindi pa nga lang tapos pero maliit na manukan pero malaki po yung rueda. Yan, napakalaki pa ng lugar nila dito. Pwede pang ma-extend ng bali, malaki-laki pa. So ito po yung bali kwarto po ng taga-bantay. Ayan o. Kwarto po ng farm boys nila dito. Hindi pa tapos pero ayan. Solid. Ano? Pangbahin ba? Kinilaw. O ba yan? Casting yan? Casting? Maora niya pang burmaha eh. Napakagandang lugar. Yan, magandang hapon sa ating lahat mga farm boys. Yan, dito po tayo ngayon sa Filipino Farmers Game Farm. Ito po yung farm ng pinsan ko. May previous video po ko dito ilang piraso pa lang po yung manok nila. Pero ngayon, yan. Dumami na. So ito po talaga yung good idea para mag-start po ng manukan. So sila po ay meron pong nakuha sa amin na mga materyales. So nakakuha po sila ng white kelso for breeding purposes na materials. Tapos may tappy hatch gray. And then meron din po silang kinuha na Melsims Black kay Idol Art Lopez. And then merong Lemon 84. So tignan po natin mga ka-farm boys para makita po ninyo kung ano po yung mga manok na yun. So yan, napakaganda po ng lugar nila oh. Tara. Yan, ito po yung nakuha nila na Lemon 84. So this is a trio. Ito yung nakuha nila sa amin na white kelso high station. Personal brood cock namin na tappy hatch gray. And ito po yung nakuha nila kay Art. So medyo dry po yung feathers pero pagka molt nito. So pagka molt po ng kay Art, siguradong gaganda po yun. And ito po yung range nila, range ng mga pullets. So napakaganda po ng pagsisimula nila kasi nakapagsimula po talaga sila ng maayos. So good idea na dapat arrange po talaga yung mga pullets para ready po sila for breeding purposes. So yan, yung area po nila dito is napakaganda.
Merong sapa sa baba. And then meron po dito mga wild chickens. And ayan. Doon po yung sapa nila. Ayan o. Ayan. So preskong lugar para sa magandang pagsisimula ng pagmamanok. So they treat this as business, of course. Yun nga yung rueda nila doon, napakaganda. So medyo nagkaroon po tayo ng idea kung ano pong gagawin po natin sa rueda po natin. So ayan mga ka-farm boys, so sana sa video po nito may naitulong po to sa inyo. Kasi kahit ganito lang po kaliit na manukan, basta yung ginagawa nyo po is, or yung kinikip nyo na manok is yung quality po talaga. Pero sa ngayon, ganito lang po yung numbers ng manok po nila. Pero yung area po nila, yan, napakalaki. So pagka meron na po silang na breed, siguradong mapupuno po to. Kasi nag-keep po sila ngayon ng mga ilang pirasong materialis po na pullets na nabili nila from mga idol po natin na breeders. Meron din po silang nakuha dito na white kelso na pullets kay Sir B-Boy. So sana maparami po nila para dito na lang din tayo mismo next time kukuha ng mga materialis. So yan. Yan ang mga ka-farm boys oh. Napakaganda ng lugar. Yan mga farm boys. So hanggang sa next video, maraming salamat. So ngayon, sa mga hindi pa po pala nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell as well para ma-update po tayo sa mga next videos na gagawin po natin. Bukas, mag-upload po tayo. Pupunta po tayong manukan. Bibisitahin naman natin yung manukan po natin. So siya nga pala, dito po tayo ngayon sa bukiring bahagi ng Katmon, Cebu. So yan, maraming salamat again mga ka-farm boys. Kahoy! Kanang gitu lutong kahoy manok.